Good day mga ka-photon. Ito yung ating photon tornado M4.2C. At shout out nga pala doon sa nag-message sa ating YouTube channel kay ka-photon Pau Weeks at saka kay ka-photon Juna Arsigal. Okay, salamat po sa inyong pagpa-shout out. At salamat din sa katanungan ni ka-photon Pau Weeks. Bali, ka-photon, kung ito yung variant mo, ang Tornado M4.2C, wala siyang daytime running light. Kasi ito, design lang siya. Tapos, ang mga switches nito, ito kasi high beam. Ito yung headlight. Ito, signal light. Ito naman yung park light. Tapos ito yung front fog light. Tapos meron pa tayong rear fog light, kulay red yon. So ito yung mga switch nya. Pero yung sa daytime running light, ka-photon Pau Weeks, wala po. Pag ito yung variant mo, M4.2C 6 wheeler yan. Unang pihit, park light po yan. Yan natin. Yan, nakailaw yung park light. Then pangalawang pihit, ito pangalawang pihit, headlight na yon. Yung projector type. Yan, naka-headlight na yan at saka yung park light, kailaw na rin siya. Ngayon yung fog light naman. Ito naman yung sa front fog light. Ito pangalawa na switch, ito yung parang ring. Yan. Pag in-on mo siya, front fog light na yan. Ayan na siya, front fog light na. Dito naman sa tail light, mapapansin nyo, ang naka-on lang sa ngayon dito is itong park light. Ngayon, i-on natin yung switch ng front fog light ng pangalawa, pangalawang twist, iilaw na yung rear fog light na red. Yan, ito ha, itong pangalawa kanina is i-twist na naman natin siya forward. Yan. Iilaw na ngayon yung rear fog light. So ito na yon, yung pangalawang red rear fog light. Yan. Inoon lang yan pagka sa gabi at yung umuulan, malakas yung ulan. Yan, inoon yan si rear fog light. Ito mga ka-photon, ang kagandahan sa ating photon tornado, talagang dinisign siya sa safety features na mayroon ng park light, mayroon ng front fog light, mayroon pang rear fog light. Kasi itong dalawa na to, ito signal light to eh, tsaka hazard light. Ito naman reverse light na to. So yun yung kanina. Ipakita ulit natin yung switch para tingin mo mabigat yung karga mo. Ilagay mo siya sa P. This is power. So ulitin natin ha. Itong switch na to, EBP, ibig sabihin sa fuel consumption adjustment, E stands for economy, B stands for booster, P stands for power. So yun yung naka-design sa ating technology engine ng cameras natin yan. So kung nagtipid ka naman sa, kung hindi ka naman nagmamadali sa na makarating sa inyong delivery, ilagay mo lang sa ikono para matipid lang sa fuel. So ito naman, adjustment naman to sa yung projector type na headlight. Yan. Pag 3, yan, medyo yung level niya mas mataas, mas higher siya. Then sa 2, yung sa distance to ng headlight, kung hanggang saan yung kayang mailawan ng projector type na headlight natin. Yan, sa 2 din, sa 1, di ba ba? Yung sa 0, yun, sa 0 naman, yun yung pinaka focus lang sa road talaga. Hindi kalayuan. Pag sa gabi, ilagay nyo lang sa 2 para mas safe. Kita nyo agad. Tapos
Tapos ito rin mga ka-photon, ito yung ang design kasi natin dito sa M4.2 sieve variant natin is naka yung handbrake nya, air brake na rin yan. Yan. Pagka pag i-unlock nyo, hilain nyo muna pataas para hindi basta-basta masira yung ano natin, yung para hindi nyo mapwersa. Siyempre pag pinwersa nyo ng todo, may tendency na mabali yan. So ituturo natin yung tama. So hilain muna siya. So ito, hilain nyo siya pa taas ha, para mag-unlock. Then may marinig kayo na parang may binubugang hangin. Yun. So release yun, release. Then kailangan, nakasagad po yan mga ka-photon, para hindi nyo sabi na bakit parang nagpigil yung takbo nito, di ba? Kasi hindi siya nakasagad. So ngayon pag binalik naman natin yan, yan, isagad nyo rin hanggang sa mag-lock. Yan, yun yung sa parking ha. Then itong ating M4.2C 6-wheeler na Tornado, mapansin nyo 6-speed siya. At saka yung kagandahan din ating M4.2C mga ka-photon, ito kung mapansin nyo may PTO, ibig sabihin abang na siya kapag may client tayo na bumili ng cab chassis, tapos gagawing mini dump truck yan, lalagay pang power take off to, abang na siya. Tapos to sa aircon na rin to. Ito naman kung makikita nyo to mga ka-photon, ibig sabihin nito cruise control. Kung halimbawa may karga ka o wala kang karga sa expressway, nakalagay doon 80 km/h. Pag yun ang pag gusto mo ma-maintain yon, ibig sabihin ikaw na driver, magaling ka. Baga sinusunod mo yung sa expressway, yung rules ng expressway. So i-on mo lang siya. Then dito sa panel lalabas yan ng green. Lalabas ng green diyan pag tumatakbo. Tapos ang seat, ibig sabihin kung halimbawa ang takbo mo dito, ulitin ko mga ka-photon kasi nag-interrupt yung natin ating cellphone, nag-overheat eh pag dual camera ang ginagamit. So ito mga ka-photon, cruise control, i-on mo siya. Tapos kung yung takbo is ang sa mga 6-wheeler ang minimum speed is hanggang 80 km/h. Pag nakita mo rito 80 is pipindutin mo yung set. Pag set yan, so nami-maintain niya yung 80 kahit hindi mo na kailangan apakan yung accelerator. So mag-abang lang sa preno. Tapos pag nung lagpasan mo ng 80 km/h, nakalagay naman doon na 90 minimum. Ito naman yung race, ilagay mo naman sa 90, ipa-plus mo lang siya hanggang sa ma-reach yung 90. Then pag back to 80 naman, i-down mo lang siya. Tapos pagka nag-preno ka naman, pag umapag ka sa preno, nag-automatic disengage yung cruise control. So pero hindi mo pa to in-off. Ngayon pagka gusto mo na bumalik yung cruise control niya, i-reach mo naman yung 80 km/h, then pindutin mo ulit yung set. Pag ayaw mo naman gamitin yung cruise control, i-off mo lang siya. So yun mga ka-photon. At saka ipakita ko rin naman sa inyo yung iba yan sa may likod niya. Yan, makikita yung mga ka-photon, ito yung coolant para sa radiator. Then itong dalawa naman ito na aluminum is sa air tank. Then sa air tank niya mga ka-photon, meron siyang filter para doon sa may nakalagay dito eh, air and water.
air and water. Siyempre yung oxygen nagpo-process din kasi ng moist eh. So, tapos ito pa mga ka-photon. Ito naman ka-photon, itong malapit sa fuel tank, ayan. Ito yung all-in-one fuel filter and water separator. So sa PMS mga ka-photon, sa first 3000 i-check lang yan ng ating mekaniko, kahit ang photon branch i-check nila kung may mga maluluwag na parts, higpitan, lalo na yung sa nut nya. Yan. Ito sa ngayon kasi ito mahigpit yan, pagka naligyan nyo ng body kinargahan na, natural po mga ka-photon na lumuluwag yan, kaya chine-check po yan ng mga driver at pinante. Yan, kasi pag may karga, siyempre baga yung higpit nya ngayon pag may karga, so luluwag yon gawa ng na-adjust eh, kasi may karga na yun eh, hinigpit na siya ng walang karga, tapos nung ginawit na may karga, talagang normal po yon na magkakaroon siya ng adjustment, so higpit na naman ulit siya. Tapos itong mga ito fuel filter, chine-check to every 10,000 kilometers. Tandaan nyo mga ka-photon ha, every 10,000 kilometers chine-check to ng mekaniko kung kailangan ng palitan or hindi pa. Ito, inaaral nila ito, dinedrain lang nila yung tubig. Bakit meron, bakit to all in one? Kasi meron kasi sa mga gasoline station, hindi naman kasi talaga may iwasan mga ka-photon, kapag may mga gasoline station kasi na may halo minsan tubig, lalo na sa mga area na yung binabaha yung flooring. So hindi ko naman sinasiraan natin yung mga gasoline station na binabaha, kumbaga ito ay awareness lang na para hindi kayo magtaka bakit doon sa panel, kasi sa may front panel, sa may driver side, makikita kasi doon yung ano eh, yung symbol ng ano eh, na may tubig yung ano eh, yung fuel eh, may halong tubig eh. So normal yon. Ngayon pagka nakita yun na may sa panel, meron siyang may tubig yung sa may fuel niya, ibig sabihin dito kailan nilang i-drain yan, papacheck lang yan para mawala naman yung sa may panel niya yung nasensor. Dito naman tayo mga kapon sa engine. Ito talaga certified 100% Cummins engine itong ating photon. Cummins engine technology siya. Mapansin nyo 3.8 yung size ng engine natin, 3.8 liters then 154 horsepower. Yan. Made in by Cummins Incorporated. Yan. Kaya ang lakas po nito ng photon, ang lakas ng engine na to. Kaya kung makikita nyo kanina, meron doon ABP. May bonus tips din ako sa inyo mga ka-photon. Itong sosie natin ka-photon, hindi lang siya keyless entry, kundi meron din siyang park alarm. Yan. Dalawang press, yan. Pag sa gabi, makikita nyo naman siya na nagsisignal light. So, kita nyo kagad siya kung saan siya nakapwesto pag sa gabi. Pag sa araw, siyempre, marinig nyo kung saan banda yung tunog niya. Ngayon, kaya tinawag din siyang, kinoconsider ko din siyang remote key. Kasi yung window, driver and passenger window, yan ha. Pag ilong press natin mga ka-photon yung unlock, kung gusto ng driver bago pumasok sa loob, nabawasan na yung init. Yan. Ilong press niya yung unlock. Then, bababa yung window natin. Yan. Yan. Pansin nyo ha. Bumaba yan ha. Yan. Bumaba. Nakababa. Ngayon, kung halimbawa naman, si driver, naiwan niyang bukas yung pinto. Nakita niya, siyempre, siguro mga ang distance niya nasa mga ano na siya, 50 meters. O, huwag niya nang lapitan.
I-long press niya yung lock. Long press niya yung lock. Ayan. Kusang tumataas. Ayan. Nagsara na yan. Ayan o. Sarado na yan. O. Diba? Kasi yung mga yan kaputon, naka power window na rin kasi yan. Tsaka power lock. Tapos power steering na rin siya. So, yun lang mga kaputon. At sa mga kaputon natin dyan na gusto mag-avail nitong Photon Tornado M4.2C, ha? Maaari lang po kayo mag message sa comment section. Paki-like and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Yun lang mga kaputon. Drive safe. Thank you.